Lip Crumb na bad trip kay Sir Deo, sikat na rapper na huli at ang pagbabalik ni Team CD, so tara. Umabas na nga laban sa pagitan ni Sir Deo at Lip Crumb. Maganda naman ang pinakita ni Sir Deo, pero iba pa din talaga ang sulat at kung paano umanggolo si Lip Crumb. Kaya nakuha niya ang panalo. Sa laban nga nila may sinasabi ng paulit-ulit si Sir Deo. Sinabi daw ni Lip Crumb na huwag idamay ang pamilya niya at ang mga sikreto daw ni Lip Crumb. Parang ang dating ay pinagbigyan pa ng partida ni Sir Deo sa Lip Crumb. Sa totoo lang, pinag-usapan na namin yung battle na to. Kaya di na ako nag-expect. Hindi rin naman ako boboto ng mga bobong hurado eh. Kaya hindi na ako nag-expect. Tinawagan niya ako kanina. Sabi niya, Day, naka-battle mode ako. Round 1, 2, at 3. Kaya hindi na ako nag-expect. Sagot ko na lang, eh di patunayan mo! Pasalamat ka, nag-usap tayo. Kung hindi, sasabihin ko dito lahat ng mga kalokohan mo. Sikat pa naman na babae yun. Oh! Hanggang doon lang, kasi nag-usap tayo eh. Nakita ng family picture! Nagpagawa ako ng tarpaulin! Kala mo hindi ko makukuha yung family picture nyo, ha? Kala nyo hindi ko makukuha yung family picture nyo, ha? Pero joke lang yun, wala na ako pamilya na ngayon. Kala mo, picture ng anak mo at asawa mo, no? Hindi ko kagawin yun, may usapan tayo eh. Matapos nga ang battle nila, dito sinabi ni Lip Crumb, may balak daw sila dapat sa round 1 para pasayahin ng mga tao. Pero hindi daw ito nangyari, dahil para kay Lip ay mas piniling manalo ni Sir Deo kesa sa entertainment ng mga tao. Ayun, medyo ano lang ako. Dismayado lang ako sa naging usapan namin ni Deo. Kumbaga, totoo yun, no? Pag-usapan namin yung gagawin sa round 1. Pero hindi lang ano yun. Parang naging one-sided kasi about sa rounds niya na parang ako pa yung may kasalanan. Siya yung hindi tumupad sa usapan eh. Yeah, medyo na ano lang ako doon, dismayado lang ako doon. Siguro mas naging lap trip pa yon kung parehas kaming ginawa namin yung ayon sa napag-usapan namin. Pero sa akin, siguro mas mahalaga sa kanya yung panalo kaysa manalo lahat. Kaya okay lang sa akin yun. Sa battle, kailangan talaga. Hindi lahat pwede mong pagkatiwalaan eh. Ang nagdrama, no? Oo nga, sabihan mo akong maawi, nagdrama ba ako? Ha? Dahil ba sa ano? Kaya makakuha ng reaction? O dahil sa tubig? Kasi uhaw sa atensyon? Sa kabilang balita naman, nabulabog nga ang mga tao sa balita nito lang dahil nahuli daw sa isang bypass operation ang sikat na rapper kasamang nahuli ang kanyang GF na isang vlogger. Hindi nga binigay ang pagkakakilanlan na nasabing rapper. Marami tuloy napapaisip kung sino nga ba ito. Base sa mga nababasa nating comments, si Batang Pasaway daw ito. Meron naman nagsasabi na si Sorgenio. Pero sa pagkakaalam ko, hindi naman vlogger ang asawa ni Sorgenio. At nagpost na nga din si Sor about dito. So kayo ba, sino ang pumasok sa isip nyo na mabalitaan nyo ito? Kami lang sa 19 na hinuli ang isang rapper at kasintahan niyang vlogger. Ayon sa pulisya, sangkot umunos sila sa panluloko sa pamamagitan ng pagpapanggap ng mga bank representative na tatawag sa mga credit card holder para masimot ang kanilang pera sa banko. Kasama sa mga naaresto ay isa umanong sikat na rapper at kanyang girlfriend na vlogger. At sa kabilang balita pa, nilabas na nga ng pre-battle interview ni Romano at Diyos dahil meron silang paparating na laban sa PSV sa September 21. Hindi din ito magiging madali para kay Romano dahil yung mga tulad ni Diyos ay gutom at may gustong patunayan. Sa mga hindi nakakaalam, kampiyon si Diyos sa FRBL. Kaya bago ko tapusin round 1 ko, dapat umuwi walang talent. Tsaktupin na sa akin itong bungipa at pangit. Kundi dahil sa magulang mo, matagal kang suwi na sa bracket. Pero ang totoong kwento'y nakakamuhi pa at galit dahil ghostwriter mo sila sabay uwi dyan yung gamit. At nagbigay ng pupukan na laban kay Katana sa Motus. Bergel, Jimenez, itong makalumang sunugan kung tingin nyo, Jimenez, Scarface,
Alpacino shit, patay, interes, bagsak sa pool! Kaya AK, ito 45 lang pero para kang ni rifle, yan ang aking pauso. Walang headshot, puro chest, tama, ace peril, ito'y atake sa puso kasi si K! At siguradong gigil na Romano naman ang makikita natin. Matapos ang pagkapanalo kay Invictus 5 ay gutom pa din to si Romano at gustong bumawi sa pagkalaglag niya sa isa buhay quarterfinals kontra EJ Power. Next SM LAN ng Davao City. Ang laban, Romano versus Diyos. Romano, kamusta? Ayos lang, boss B. Mas maayos sa dati. Diyos, kamusta? Okay lang din. Mas okay. Mas okay yung paganda. Kasi mag-isa lang. Hirap pagdalawin. Ano yung pakiramdam na makakalaban mo ang isang veteranong katulad ni Romano? Solid kasi pinapanood ko lang siya dati. Tapos ngayon makakalaban ko na siya. Ayun, Sebi, isa buhay finalist sa flip top. Ayun, sobrang pressure pero tulad ng dati, kaya naman. Romano, napanood mo na ba yung mga laban niya? Yes, boss B. Ano yung masasabi mo? Ano yung mga dapat mong pagandahan? Sa akin eh, kailangan ko talaga yung pagandahan yung kung saan siya magaling din. Kung paano rin. Siguro babasagin yung style mo. Pero ang galing kasi, parang hindi ko na matatawag na rookie ko eh. Saka sa paganda kasi, medyo mas tingin ko mas makapaganda ako ngayon. Gawa na ako. Parang first time ko sa Davao eh. Parang hindi lang siya yung kalabang ko, pati manonood, parang gano'n. Pumasok ba sa isip mo na, ay wala to, bago lang to eh? Hindi. Hindi, putangay na ko lang gano'n. Parang hindi ka pwedeng gumano ngayon eh, sa era na to, battle rap. Na parang, ano kasi, parang paangat lahat eh, parang palakas, walang paina. Parang, yun, dun ako nape-pressure talaga na kailangan, hindi po pwede yung puro gano'n na lang ako. Kaya tingin ko naman mas makapaganda ako yung boss beat kaya sa last battle ko in Vegas. At sa uling balita, in-upload na nga ng FlipTop ang laban sa pagitan ni Batang Rebelde at Tipsy D. Ito nga ang muling pagbabalik ni Tipsy D matapos ang dalawang huling laban o ang quarantine battle kung saan tinalo niya sa Poison 13 at Sequence. Sa labang Tipsy D vs BR nga ay naging maganda ang palitan nila. Classic na Batang Rebelde ang sumampa at hindi niya binigo ang mga tao. Masahol ka pa kay Jonas vs Serdeo kasi pang Miss Gay ang figura. Ang matalo mo ko'y mas imposible pa kaysa magka-date na si Duma. Pagtapos ng battle, sagot ko alak at pulutan kasi siguradong deads at bigo ka. Kaya Sir Plasma, pa-order ng isang case at bituka. Sabihin lang ako. Ang dami ko kasing natatanggap na komento na kaya daw ako umalis kasi hindi maganda pa mamalakad dito. Gago. Mga hindi ba kayo na-inform? FlipTop ang dahilan kung bakit meron akong platform. Kaya pwede ba, huwag niyo akong dinadamay sa mga chismis niyo sa liga mula nung ako'y rookie pa lang. Walang pangit na pinakita sa akin si Enigma, bukod kay Badang. So kayo ba na masasabi niyo sa pagbabalik ni Tipsy D? Sino ang maganda niyang next battle? At tingin niyo, sino ang sikat na rapper na nahuli? Kung ano man sa loobin mo, comment mo lang sa baba na mapag-usapan natin yan. So yun lang, God bless.